Pag meron kang Kristo sa buhay, pag dumadating ang tribulation, nagagalak ka pa eh. Kung meron po tayong tunay na Kristo, yung kapayapaan, kahit ano po ang dumating, hindi kayo magiging anxious or hindi kayo magiging parang hindi kayo mapakali, hindi kayo kalmado. Hindi po ganon ang nararamdaman ng may tunay na Kristo. Let us read Romans chapter 5 verse 1 up to 5. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Pakita mo yan, kapatid, ano? Ang sabi ni San Pablo sa mga tunay na Kristiyano, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng pagpasok sa biyayang ito, dun sa kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Na diyan naman nagsisilagi tayo. At nagagalak tayo dahil sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang gayon, kundi naman kahit nasa kapighatian, nagagalak pa rin tayo. Pagka meron ka pong tunay na Kristo, kahit na usigin ka, mapighati ka, kung ano man ang dumating sa buhay mo, hindi ka parang natataranta o hindi ka kalmado. Kasi nasa iyo nga yung kapayapaan, yung Kristo. Kasi yung Kristo po, kapayapaan yun eh. Pag meron kang Kristo sa buhay, pag dumadating ang tribulation, nagagalak ka pa eh. Bakit kayo hindi kalmado? Ba't kayo? Kasi wala po kayong natatanggap na tunay na diwa ng kapayapaan na galing kay Kristo. Basahin po natin ang 14:27 ng Juan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Tinan nyo, pag may kapayapaan ka, hindi ka magugulumihanan, hindi ka rin matatakot. Alin yung kapayapaan? Yung kapayapaan ko, binibigay ko sa inyo, sabi ni Kristo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Yun ang nakikita ko po, to be honest and to be frank with you. Mabuti naman is inaamin nyo yung nararamdaman nyo na para bang madali kang ma-confused, hindi ka ako kalmado, sabi ng kapatid. Gusto ko, kalmado ako sa buhay ko. Wala po kayong talagang nasa inyo na natunay na Kristo. Hindi naman po katakataka. Maraming relihiyon kasi ngayon nangangaral, hindi naman yung tunay na Kristo ay pinangangaral eh. Kaya ang natatanggap ng tao, hindi yung tunay na Kristo. Basahin po natin ang 11:4 ng Korinto. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Mabuti pa, wag mo nang tanggapin. Kung ang tatanggapin mo hindi yung talagang Kristo, baka kung yung paparito, sabi ni Pablo, mangaral ibang Hesus. Ako naman nakakatiyak eh. Ang maraming nangangaral ngayon, ang pinangangaral, ibang Hesus eh. Hindi naman talaga yung Hesus na ipinangaral ng mga apostol. Kasi sabi niya, kung yung mangangaral pa, mangangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral. O kung kayo magsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap sa amin, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, mabuti pa, pagtiisa na lang ninyo. Huwag niyo natanggapin. Yun ang ikinalulungkot ko, natuto mga tao, nang wala sa Biblia, nang imbento, mga terminolohiya na labag sa diwa ng Biblia. Remember that the Word of God contains Spirit in them. As the Lord Jesus Christ said in John chapter 6, verse 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life.
So the words and the teachings of the Lord Jesus Christ contains His Spirit in them. Ikinalulungkot ko, baka makasakit ako ng damdamin, but it is the truth that is in the Bible.